noood. Kaya ba sa inyo ang aking mga pangarap? Ang tibok na aking puso. Bakit, Nadia? Hindi na ako maaaring maglimpa sa iyo. Panahon na upang malaman mong katotohanan. Anong katotohanan? Ikaw ay hindi tunay na nipa. Isinumpa ka lamang ni Bangengeni. Isinumpa. Ikaw ay isang taong nilalang. 18 taon ang nakararaan. Mula noon. Ibig ko sana ang limang babay na itumungin. Ako'y nabigo. Tayo na't hinihintay na tayo. Ikaw na lamang, Nadia. Nais ko lamang mapag-isa.
Ang inusin mo pa. Maawa ka sa akin. Niluluhog ko sa'yo. Bawiin mo na ang pagkakasumpa mo sa akin. Wala naman ako magagawang pagkakasala sa'yo. Para mo nang awa, ibalik mo na ako sa akin dating pagkatao. Ibalik! Bakit? Isin ka pa ba nalilita yung asa ko ay naisani ba? Maligaya na. Subalit ako sa diyang nilalangan Diyos na isang tao at nais kong mabuhay sa pagkakalala ng tao. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik mo muli sa akin ang karapatan niya. Okay.
Hello, darling. Are you happy to see me? Mama, hindi ko pa sinabi sa'yo na huwag mo akong gambalain. Alam mo naman kailangan matapos kong aking konsyerto. Basta, iho. Ako na kukulong kay Leona upang yayain ka mamasyal. Itagal mo na nagkukulong dito sa silid. Ano mga ayos mo? Hindi ka ba nahihiya kay Leona? Tignan mo itong batang ito. Ako man ay ayaw na rin pansinin. Talaga kung ganyan ang mga henyo. Huwag kayo mag-alala. Ako naman ay maunawain. Hoy! Anong ginagawa mo riyan? Especially ako, senyora. Eh, mangyari eh, kanina eh, meron ng kwan dun eh. Anong kwan? Eh, si Bernardo. Alam ko nga itong panlampas at tangan pupunasan ko eh. Ano pa pinagsasabi mo? Eh, kanina ko, meron basarong sa labas eh. Meron tatanga ko pa biglang nawala. Sulong sa labas at huwag mo kaming nabalain. Sulong. Opo. Pero wala namang nagpupunas, ba't nawala? Labas! Labi, labas na! Tataka ko. Ba't nawala? Rod, pagbigyan mo naman kami ng iyong mama. Mag-night club naman tayo. Siya na naman, iho. Nanlalong makaroon ka ng bagong inspirasyon. Leona, maribang sa ibang araw na lang. At ikaw naman, mama. Hindi dahil sa pinagtataboyan kita, kundi para pagkang may isang bagay na nagpapahiwatig sa akin na naririto na ang aking inspirasyon matagal ko nang hinahanap. Kahit maring matapos ko ng aking konsyerto. Utang na loob. Iwanan na ninyo ako. Teka nga muna. Tapatin mo nga ako ngayon. Alin bang mas mahalaga sa'yo? Ako ang iyong konsyerto. Sa mga sandaling ito, ang mahalaga sa akin ay ang aking musika. Ngunit, bago makakatulan, nais kong maunawan mo akong mabuti. Kilala ng lahat na ako'y anak mayaman. Mula pa sa pagkabata ay naging sagana ako sa lahat ng bagay. Kaya't may tatanong ko sa aking sarili, anong dahilan at ako'y nilalang ng Diyos? Anong kabulungan ko sa mundong ito? Naitanong mo na ba yan sa iyong sarili? Sinikap kong magkaroon ng katuwiran kung bakit ako ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya't ngayon, ay pinipilit kong makalikha ng isang dakilang sonata upang may pakilala ko sa buong daigdig na tayo mga kayumang gay, hindi nahuhulikan nino man. Ano pa bang hinihintay ninyo? Utang na loob, umalis na kayo. Please, please! Lord, wala ka na yata lagi iniisip kundi ang iyong musika. Marahil ang tungkol sa ating kasalan na kalimutan mo nga. Ang usapan natin ay pakakasal tayo pagkatapos ng aking konsyerto, hindi ba? Oo nga, ngunit kailan pa? Matagal ang aking pinaghintay. Bueno, kung hindi ka makapaghintay, wala akong magagawa. Ah, ganon. Eh kung bago matapos mong konsyerto na sinasabi mo, labentaan siya tayo.
Leona, please leave me alone. Leave me alone! Okay. I'll go. Alam ko na sa sandaling ito'y madilimang yung pag-iisip. At ang pianong yan, nakaulayo mo sa gabit araw, ang may kasalanan ng lahat! sa isang penos na diyosa ng kagandahan. Magsalita ka. Sabi mo sa akin, ikaw ay totoo. Ikaw at ang awit mo kanina. Ngayon ang nananaginip ka lamang. Kung ikaw ay isang panaginip lamang, ayaw ko nang magising pa. Ikaw ang aking inspirasyon. Hindi ko na matitis na mawala ka pa sa akin. Sapagkat pinakamamahal kita. Pinakaibig kita. Utang na loob. Huwag mo na akong iiwanan mo eh. Ikaw ay totoo. Hindi ako nananaginip. Ang buong puso ko at kaluluwa na sa halip na yan. Banda na natin. Sa akin, ikaw isang anghel na hulog sa akin na langit. Hindi, Rodrigo. Ako ay isang nimfa. At ang pangalan ko ay Diyosa. Diyosa? Nimfa? Utang na loob. Huwag mo akong biro. Hindi ako magbibiro. Sapagkat iniibig kita. Diyosa! Kailangan limutin mo ko, Rodrigo. Huwag ka magpakalulong sa akin. Huwag. Diyosa.
May isang hiwag ang gumugulo sa iyong isip. Bakit di mo ipagtapat sa akin? Iniibig kita, Diyos. Hindi pa ba sapat yan upang madama mo na bawat patak ng iyong luha ay balaraw na tumatalak sa aking dibdib? Ako hindi tunay na taong katulad mo. Nakalimutan mo naman ako isang nimfa. Maging sino ka man ay walang kailangan sa akin sapagkat ikaw ang aking buhay. Ang iyong pag-ibig ang aking inspirasyon. At ngayong kapiling kita ay umaawit sa galak ng aking puso. Nauunawaan ba ako? Ikaw ang hindi nakakaunawa sa akin. Hindi ka naniniwala sa akin mga sinasabi. Magpait ang katotohanan mo. Hindi tayo maaring maging maligaya sa habang panahon sapagkat napakalayo ng ating agwat. Ikaw ay lupa. Samantalang ako ay tubig. Hindi kita mapagkasa. Sandali lamang. Kanyang iniksyon ang nagpakalma ng kanyang nervyos. Pero, Chuck, ito nga bang binangungot siya? Imposible. Hindi ako naniniwala sa sakit na yan. Huwag tayo masyado maingay. Bayaan natin siya makapagpahinga. Si Diyosa! 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 Magsaya na kayo ngayon. Sapagkat wala na si Diyosa, hindi na ako maring lumigaya kailanman. Kaya't iwanan na ninyo ako! Dinat lang kita rito, sumisigaw. Ang akala ko'y pinapangingot ka. At sa takot ko, tinango ko naman si Leon at si Doktor. Sira naman ni Leon. Ano ba diyan ang tinatawag mo? Suspechoso ako sa bangungot na yan, ah. Tsaka yung nagkakamali. Pagtamag kong kapiling si Diyos at dito, dapat yung malaman. Magdamag, ha? Sa makatwid ay meron ka palang kalabuya impacto. Dula! May pag-asa pa tayo. May palagay akong hindi pa masyadong apektado ang utak. Diyos ko, mahabag ka po sa aking anak. Hindi ko naman siya pinababayaan malipasan ang gutom. Teka nga muna. Akala ba ninyo nasisirang ulo ko? Hindi naman iyo, hindi naman. Ang kailangan mo lamang eh, mahabang panahong pamamahinga sapagkat sa labis mong pagpupuyat kung ano-ano tuloy maligno na pagkikita mo eh. Wala na ngayon, Doktor. Hindi na babalik yung maligyo dito sapagkat pinalabas ko na. May reklamo? Joseph! Joseph!
Diyos. Bumalik ka, Diyos. Thank you.
Diyosa! Diyosa! Ano man ang kanyang linya, sabihin mo sa akin. Ibig kong malaman. Hindi ako natatawag sa'yo. Utang na loob, sabihin mo sa akin. Kung sa labing kailangan mo, kahit na magkano magpabayad ako. Natala ko sana nga kung Julie Knight, mari kitang pagbigyan. Napakahirap namang hinihiling sa akin. Bigyan na kita.
Sabihin mo naman sa akin ang liham ni Joseph. May babalik mo siya sa dati niyang pagkatao kung iibigin mo? Hindi. Hindi na. Atong pakulit niya na maisang tao. Marahil ay, hindi mo nalalaman na may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag hindi mo ibinalik si Diyos sa dati niyang pagkatao, ay babaksak sa iyo ang ngit-ngit ng langit. Pangyarihan ka nga. Kaya naniniwala akong mari mong bawin ang sipang yan. Utang na loob, nakikiusap mo. Iniibig ko si Diyosa. Ang lahat ng kayamanan ko, ibibigay ko siya. Palayain mo lang siya. Thank you.
hindi na kita makikip. Naganap ng aking pangarap. Nalikha ko ng aking kutsyerto. Nalasap ko na rin ang tamis ng talisay na pangarap. Kaya't ngayon, maligaya na akong mamamatay. Bakit? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon ko na lamang ang tao nga pala kasi hindi na. Madali kayo matusog mo dahil sa pagkakasala. Anong ibig mo sabihin? Sinusubukan lamang kita. Naniwala ka naman kagad. Dapat mo malamang ang mga mimpang katulad naman na hindi marunong umibig. Sapagkat ang pag-ibig ay marumi. Diyan ka na, Rodrigo. Uli-uli ay tatalasan mo ang iyong pakiramdam upang hindi ka mapagtamutan. Kung isama eh. Saan siya nagpunta? Ayaw nga niyan sabihin sa akin eh. Pero dahil sa naramdaman kong tila siya ay nababalisa, ang ginawa ko ay sinundan ko siya. Eh, saan siya nagtungo? Sa simbahan. Sa simbahan? Talagang ibang-ibang kinikilos niyang batang yan. Hindi naman ngayon Linggo. Bakit siya nagsimba? Yan nga rin ang pinagtataka ko eh. Alam ko na. Piyong tototohanin niyang kanyang sinabi. Nang dahil sa impakto niyan, siya ay magpapakamatay. Ha? Magpapakamatay? Kailangan maligtas natin siya. Paano natin gagawin? Meron akong naisip ng mabuting paraan. Ngunit, kakailanganin ko ang tulong ninyong dalawa. Basta't may liligtas si Rodrigo, sang-ayon ako. Kung saan ayon ang tiyang, maasahan mo na rin ako. Bueno, ganito ang ating gagawin. Sangayon sa akin nakita, ang babae niya ay nagtunaw na parang tubig. Kaya yan ang gagawin din natin panglaban sa kanya. Paano? Ganito.
nandiyan kita dito upang sabihin ko sa'yo si Rodrigo ay maluwa. Ikaw kayo na tinatawag, kaya sumama ka sa'kin ngayon din. Madali ka! Mauna ka na, susunod na ako sa'yo. Sa tubig na ako magdaraan. Kama po. Ay, ay, kape! Opo. Maganda na po. Dali na, kapasok ka na. Matagal ka ba naging? Ginulat mo naman ako. Maaari bang dalhin mo na ako sa kanya? Oo, hindi. Bago tayo tumuloy, ibig ko malaman mo si Doña Tibia may sakit sa puso. Kaya, hindi ka nararapat mapakita sa kanya sapagkat tiyak na siya'y magugulat. Maaari ikamatay niya. Wala po ako. Naunawaan ninyo ako.
ikagawad mo sa akin ang iyong kapatawaran. Siya nga naman, Chang. Bakit mo na? Hindi ba kayo kinikilabutan sa akin na naman? At kung malaman ng mga alagat ng batas ang Panginoon, bakit tayo mabilibo? Wala kayong dapat ikabahala. Sapagkat walang batas na nagbabawal pumatay ng malito. Maaari nga, wala tayong kasalanan sa harap ng tao. Ngunit sa mata ng Diyos, tayo mga kriminal. Ngunit, Chang, hindi ba ang lahat ng ito ay ginawa natin para sa kabutihan ni Rod? Oo nga. Mabuti man ang aking layunin. Ngunit, masama naman ang parang ng aking ginamit. Ang hindi niyo sabihin, masama na kasi Diyos kasi sabihin niyo, anak. Hindi nga. Ngunit, kailangan ipagtapat ang lahat na ito kay Rodrigo. Sapagkat oras na malaman niya sa ibang tao, maaaring niya, hindi ako mapatawad. Maaaring, kamuhian niya ako habang buhay. Yun lang palang gusto niyo, napakadali. Ngayon ay maliwanag na aking pag-iisip. Sa katunayan, ang mga bagay na ay napag-usapan namin dito, hindi ba? Sige na, Tito. Ikaw na magsabi siya dyan. Yamang din lang na si Rodrigo ay walang pag-ibig kay Leona. Napagkaisa na namin na bumalik na kami sa Maynila. At ang totoo dyan, ang lahat ng mga daladala namin ay laro na sa kotse. Ano? Alas na kaya at iinom niya kung mag-isa upang managot sa lahat ng pangyayari? Good evening. Ama. Hindi pa kayo natutulog. Ang mabuti niyan eh, magpahinga na kayo, ha? At ako naman mama matutulog na sapagkat eh, bukas meron akong isang mahalagang bagay na gagawin. Good night, ha? Good night. Rodrigo, hindi mo na kailangan magpakamatay.
Anong ibig mong sabihin? Bago kita sabutin na, ibig kong malaman muna na hindi kita sinundan dito sa asyenda upang idugo sa'yo aking pag-ibig. Hindi ko pa magigante. At ako'y nagtagumpay ang dito. Hindi kita manawahan. Gaya ng ginawa mong pagwasak sa aking puso, gumawa rin akong parano pang iyong puso naman ay aking wasakin. Si Joseph pinagtulong-tulungan ang patayin. Hindi mo ako kayang pagkat si Joseph ay walang kapatayan. Isa ka pa rin bali mo. Si Joseph patay na, narinig mo? Siya'y patay na! Rodrigo! Tama sinabi niya. Mama. Ayan, narinig niyo. Si Joseph pinakulo namin sa kawa hanggang walang matila sa kanya patahong tubig. Ni kapatak. Bueno, magaling na lalaki. Ngayon, alam mo ng katotohanan ay pwede ka namang pakamatay. Sapagkat si Jose ay wala na. At ako naman ay wala na rin pag-ibig sa'yo. Tayo na, Tito. Patawarin mo, Juan. Wala akong kasalanan, Mama. Ay sumama sa mga ulat. At ngayon ay babaksak na kasama ng ulat. Upang sumama siyang uli sa kapal niya, tutik. Kaya wala kang dapat alalahan eh, sapagat si Diyos ay buhay. Salamat na lang. Ano po? Ako yung siya nagkriminal. Ngunit, umuwi na tayo sa kanya. Ngunit mga bupaks, bago tayong umalis, ay nais ko itanghal ang aking pinakatakilang konsyerto upang si Diyos ay lumigaya. Mama, papahinga ka tayo. Tayo naman. Rodrigo! Alam ko kung bakit ka
bago ako makapangalala. Nais kong dali mo rito ang ating dyan sapagkat ibig kong tumukto upang maging maligay ang mga huling sandali namin ni Diyosa. Dahil ay sinusubukan mo lamang ang pag-ibig ko sa'yo. Ngunit mahal ko, hindi na kailangan sapagkat ang pag-ibig ko sa'yo ay walang hanggan. Nalalaman ko. Kaya pinilit ko makapagkita sa'yo sapagkat ikaw ay tao. At oras sakit din mo ang iyong buhay, lubos na ka na maglalaho sa akin. Diyos, ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila. Nalalaman ko na parito ka upang mapakamatayan ang alam sa akin. Huwag, Rodrigo. Diyan ka nagkakamali, mahal. Ako'y naparito upang ihandog sa'yo ang aking konsyerto. Ang konsyertong ikaw naging inspirasyon. Makinig ka.
na magawang tumangin na aking sarili. Kung kayo'y ligtas ka na sa sumpa ng bruha, Diyos, magbalik ka na sa dati mong pagkatao. Kung medyo trigo, sinong kaluluwa ng dito sa akin? Bakit kayo ibang din? May kutuba kung may kinalaman siya kay Diyosa. Sino siya, Nadia? Bayaan mo na siyang magsabi sa'yo, Diyosa. Ikaw. Ikaw si Diyosa. Ako nga po. Paano niyo nalaman? Ako yung ina. Patawarin mo po sa aking pagkakasala. Kayo ang aking ina. O ano po? Maribang, halikan mo ako. Inay. Hindi niya maring panatiliin ang kasamaan si Baba ng Luma. Wala kang dapat ikalungkot, Diyosa. Gagawin namin siyang yung pakatulad namin. Upang mabuhay na walang hangga sa aming piling. Nagkasalaman si Tay, pinakilala naman niya ang kanyang kadakilaan. Lumakad na kayo. Lahat ng kaligayan sa daigdig na ito'y sumainyo.